Welcome po sa panibago nating vlog. Sa bahaging ito ng ating tutorial ay panibagong tuklas ang inyong matututunan. Sa bidyong ito ay ipapakita po namin ang madaling pamamaraan ng pagre-repair na magmula sa pagbabaklas, at pagbabalik sa dati niyang postura. At sa matibay niyang preparasyon, at sa paggaya ng maselang kulay nito. Hindi lang nagtatapos sa paggaya ng kulay nito. Paano mo ba ito pakikinisin at papaano mo ito pakikintabin? Makabubuti na tapusin mong bidyong ito dahil mula umpisa hanggang sa matapos ay ipapakita po namin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman at matutunan na sa madaling paraan, sa madaling matutunan at masundan ay maibahagi namin ang mga dapat mong matutunan at malaman. At kung hilig mo ang mga ganitong gawain, marahil para sa iyo ang tutorial kong ito. At kung bago ka naman sa aking YouTube channel, ay pakiclick mo na po ang subscribe button. Isama mo na rin ang notification bell dahil sa marami pa po kaming ia-upload ng mga ganitong tutorial o mga ganitong video na may kinalaman sa automotive paint. At sa sandali namang ito ay mayroon akong panibagong bagong ituturo sa iyo. So ngayon mga boss Lodi, narito yung next vlog po natin. Isang Toyota Vios na nagkaroon ng damage dyan sa bumper niya. Okay. At dito sa kabila, nagkaroon siya ng bangga dito. Ibaba natin yung bumper, okay, maging yung fender po niya. Tanggalin natin. So ay mga boss Lodi, natanggal na natin itong bumper. Okay. At kaya naman, natanggal natin, malilinis na natin to dahil sa may overspray po siya. Ngayon mga boss Lodi, ito yung bangga. At isa pa sa naging problema ko dito, mayroon siyang mga bubbles. Ah? So, maselan to. Unatin muna natin, mga boss Lodi. Okay.
nandito sa kanto. Kaya mas maganda, bakbakin na lang muna natin yung masilya. Okay. Yan po pala yung dahilan kung bakit bumubula. Napaka, ito init. Napakakapal po ng pintura niya. Kaya para safe tayo, mas maganda na alisin natin to at mag-umpisa tayo. Hanapin natin yung original paint nito at doon tayo mag-start ng preparasyon po natin. Handa mo ha? So sobrang kapal niya mga boss Lodi. 10 minutes later. So ngayon mga boss Lodi, natanggal na natin yung mga nagbubbles. Gagawin natin ngayon dyan bago natin bulihin. Liyahin natin ng 60 grit para maalis na lang husto yung masilya. Excellent! Patuyuin natin, tapos paluin natin. Okay. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Hours later. So yung mga boss Lodi, diretso na siya. Yun yung bracket na kinakapitan ng fender. Wow! Ang bigat! So kabit natin yung fender. So maganda dito mga boss Lodi, para mailapat natin, ilagay natin yung kanyang headlight. Hayaan natin na yung headlight ang mag-guide sa atin ng alignment niya. Okay. Ito tornilyo na lang natin siya. So yun mga boss Lodi, ready na. At pwede na natin ilagay yung bumper niya. Bulihin lang natin dito kasi parang mataas siya sa part na to. Bulihin lang natin ng konti. Kabit na natin yung bumper. Ah.
Naikabit na natin yung inner lining. At naipit-ipit yung tiyan natin. Sapak natin yung bumper. Dasyobo desu ka? So yan mga boss, loady. Wow! Kailangan na lang yan ay mamasilyahan. Liyahin natin. So ibabalik namin yung mga tornilyo. Lagyan natin ng tape tong ilaw. Okay! Para pag nilihan natin, hindi siya tamaan. Okay! Patan lang natin ng anti-corrosion yung mga bakal. Konti lang. Yan lang mga bakal na yan. Yung nakikita nyo na yung kulay, yan lahat yung original paint. Handa mo ha? Kunin natin yung sanding machine natin. Natatanggal na natin yung makapal na masilya niya. Wow! So patuyuin natin to mga boss loady. Maglagay tayo ng anti-corrosion. 2 hours later. So yung mga boss loady, ispatan natin yung mga bakal na lumabas. So yun mga boss loady, patuyuin natin tapos magmasilya tayo. 6 hours later. Dry sanding tayo rito. Itong gilid ng ilaw, nilagyan namin to ng masking tape at 6 na patong para hindi siya magasgas. So 60 grit muna, kuhanin muna natin yung hubog. Saka natin i-wet sanding kapag kaunti na lang yung problema. Tapos gagapang na tayo hanggang dun sa gasgas sa kabila. So ngayon mga boss loady, naghabol tayo ng konti dyan at sasagarin namin to ng liha sa sanding machine namin, tapos tingnan namin kung may sugat, kung kailangan masilyahan. Okay. So balikan namin kaya mga boss loady. 3 hours later. So mga boss loady, kung mapapansin natin, sinagad ko ito ng sanding machine at yan na lang halos yung mamasilyahan natin dahil sa nasugat siya. May sugat pala ako sana siya. So yung iba, yung mga bitak-bitak ay nakuha at nawala. Yung mga scratch, nawala siya sa liha. So hindi na tayo magmamasilya dyan. Okay na po yan. Dito lang tayo sa part na to. At dito, masilyahan natin yan. Ispatan natin ng masilya. Manipis lang. So ito po sa kabila. Dito sa kabila mga boss loady, ito yung driver side. Medyo natagalan kami ng pagsasanding machine dito dahil sa sinagad talaga namin yung naging gasgas niya po dito. Hanggang dyan po yan. So nakuha po yung ibang scratch niya. Tulad dito, malalalim kasi yung naging damage niya dyan.
Kaya sinagad na. So wala nang masilyang gagawin dito. Ire-ready na lang po natin to na ma-primer. Ipa-primer na lang po yan. Siyempre liyahin natin yan ng 400 para pumantay siya at kuminis. Pero pantay naman siya. Tatanggalin lang natin yung pinagliyahan ng 280. Yan mga boss lodi. So maglalagay tayo ng masilya diyan sa part ngayon. Habang pinatutuyo naman natin tong CRB. May CRB po tayong niretouch dito. So ito lang panel na to yung niretouch po natin. So ready na yan. Kukunin na yan ng owner. Mamaya siguro. Hapon. So balik tayo dito mga boss lodi. Masilyahan lang namin ito. Tapos mag-wet sanding tayo mano-mano para makuha na natin yung dapat niyang maging korte. 120 gamitin natin diyan. 10 minutes later. Nang 240. So yung mga boss lodi, liyahin naman natin ang 280. Okay. So mga boss lodi, okay na siya. At kung makikita nyo naman yung preparasyon na ginawa natin, yung liston nito ay nabuhay na po natin. So pipinuhin natin yan ng husto bago tayo mag primer. At kung makikita nyo naman, pantay na po siya. Dahil yan dun sa nagamitan ng sanding machine. At yung HKS na masilya ay madaling pantayin. Kaya yung kanto niya, ayan o, ay nabuhay na po natin hanggang dito. So okay na po siya. Natuyuin natin at iyahin lang namin to. Tapos pinuhin namin lahat. Tapos pakita namin sa inyo after po nun. So ngayon magpa-primer tayo ng high build na black. Opo, black po yung gagamitin natin dyan. Lahat po ng masilya tatakpan natin nun. At dito naman din po sa kabila. Yan lang po yung iispatan natin ng black. Pati yung konti na yan sa baba. Yan po. Sa mga boss lodi, bakit high build na primer surfacer na black ang gagamitin natin? Kasi po, yung black ay mas mabilis na matakpan noong silver. Kapag ka po gray kasi ay masyadong kakapal yung base coat natin bago matakpan yung gray. At pagkatapos, yung silver, yun ang bibirahin natin ng kulay nitong red na to. Halos transparent po kasi yung kulay nitong ganitong pintura po. Make sure po na napupunasan natin mabuti ng degreaser para safe tayo. Andyan po yung degreaser na ginamit namin. Andyan po sa screen. Ayan. Yan po yung ginamit naming degreaser. Babansin po ninyo sa buong unit ay wala pong balot. Hindi na po namin binalutan dahil sa obligado rin naman na mag-hard bath tayo dyan sa kabuuan ng unit na yan. At dinahandahan na lang po namin yung buga ng primer para hindi na lang po umanggi masyado dun sa mga ibang parts niya. Patuyuin natin ng 10 minutes at mag-spray ulit tayo ng second coat. 10 minutes later. Second coat tayo. Patuyuin natin to ng husto
kahit mga isang oras o dalawang oras. Ayan, kumulubot po siya. That's a very very big problem. Meron din siya dito. Ayan yan. Ayan siya mga boss Lodi. Kumulubot. Ayan siya, yan. Yan. Tapos dito sa surface na to, meron din po siya na kumulubot. Dito rin po. Hindi lang masyadong kita kasi madilim. Umuulan kasi. Ayan mga boss Lodi. Meron din po siya dito. May konti dito. Yan. Dun sa kabila, smooth po yung sa kabilang bumper. Wow! So repaint na po kasi to kaya okay. Nagkakaroon siya ng ganyan mga boss Lodi. So ngayon matigas na tong high build na primer block natin. Kapag ganyan po, huwag po nating mamasilyahan. Remember that. Put it in your mind. Ang gagawin po natin dyan sa mga ganyang kulubot mga boss Lodi, katulad dito, ang gagawin po natin dyan ay sasagarin natin ng liha. Padadapain natin yan hanggang doon sa ma-reach natin yung kulubot niya, kung hanggang saan man siya umabot. At pagkatapos, magpa-primer ulit tayo ng high build na surfacer. Yung black pa rin yung gagamitin po natin. So ayan mga boss Lodi, ganyan po yung naging problema nito. So panoorin po ninyong mabuti yung gagawin natin dito. Ngayon ang gagawin namin dito, isa sanding machine namin yan, sasagarin po namin. 360 po yung gamitin natin dito na liha. At isalpak natin dun sa sanding machine. Puntiryahin natin yung paligid ng kulubot. Padadapain po natin yan lahat. So yan mga boss Lodi, ayan yung kumulubot sa kanya. Grabe ang gaspang po niya. So kailangan po nating maalis yan. Yung part na yan, tanggalin natin yan kasi nasira na yan eh. Hindi na siya dapat pang mapatungan. Huwag na huwag po natin mamasilyahan yan mga boss Lodi. Kapag ka po minasilyahan natin yan, kikinis po yan. Opo, totoo yun, kikinis po yan. Pero after po na ipinis po ninyo yon, asahan po ninyo na pagka nabilad yan sa araw, ay sigurado na bubula po siya. Sayang po yung trabaho. Kaya mas the best po na alisin natin siya, padapain natin siya, yung part na nasira na yan, at mag-primer ulit tayo ng panibago. At least ngayon pa lang nakita na natin yung mahinang resistensya. So tuloy natin ang pagsasanding mga boss Lodi. So okay na siya mga boss Lodi. Wala na yung umalsa or yung kumulubot. Lalo na dyan sa baba ng bumper. So safe na tayo dyan. Ang gagawin natin dyan, magpo-primer ulit tayo nung high build na block. Ito na lang. Isa-sanding machine din po namin yan. Pwede na natin i-primer ulit yung part na yan. So nakailaw kami kasi madilim na. So gawin natin, i-primer natin ito ngayon para bukas pagbalik natin ay ready na siya. So pakita muna namin yung aming sinagad. Ayan po. Ayan. At dito, madilim na dito. So primeran muna natin to mga boss Lodi. Later that night. So mga boss Lodi, welcome back. At nakakapag-install na tayo ng masking film. Makikita po ninyo yung mga susunod na gagawin natin kung saan tayo magbe-blending. Hanggang dito po yan. So meron kasi tayong sinama dyan sa may handle. May kaproses siyang tama at kitang kita. So yan po. Ito yung sa bumper sa kabila. Magpo-focus muna tayo dito sa block niya. So takpan muna natin ng takpan. Excellent!
Sa mga Muslow, di yan naharangan na natin. Kung mapapansin nyo, yung pintuan, nilagyan namin ng masking film para pag nag-spray tayo dito sa fender ng silver, hindi na kumalat. Ganon din dito sa ibabaw na yan. At ito pong mga nilagay naming kopomban na pangharang, nakaangat po yung gilid niyan. Yan, nakaangat yan. Para wag siya mag-create ng kanto habang nagbe-base coat tayo. Gamitan natin to ng metallic silver. 2 bars lang yung hangin natin. Minutes later. Sa mga boss loady, ito ngayon yung tinakpan natin ng black. So patuyuin lang natin after 3 coat. Liyahin natin to. Itong ano niya, padapain natin. Makinis naman na tong part na to. Ayan, dahil sa pino naman yung ginawa nating buga. 1.0 yung gamit nating spray gun. Tapos mag base coat tayo ng yung body color na niya. Ito na. Yan po yung kabila. Suplat naman na po siya. Tanggalin na lang natin yung mga naging ganto natin. I-adjust natin. Taas natin yan. Taas natin yan. Tapos padapain natin yung part na yan. Tapos mag-blend, magbuga tayo uli ng red yung kanyang body color, mga boss lodi. Pero sa ngayon, ito sikat ng araw yan. Sikat po ng araw. Ayan, natatakpan. Ayan, natakpan ko. Ayan. So plus off tayo, 10 minutes. Tapos 1,000 yung gagamitin po natin dyan. Medyo sumikip tayo kasi may dumating. So yan mga boss loady. Balikan ko kayo. So welcome back mga boss loady. Nilipat natin itong magiging panangga natin para kuhanin muna natin yung kulay nito. Diyan muna tayo mag first coat ng base coat natin na red. Dito sa bumper, hindi kami nagtakip gawa nung plano naming buuin yung bumper. Kaya okay lang yan. So mga boss loady, mag first coat tayo. Mag 5 minutes tayo, tapos mag second coat tayo. 10 minutes later. So ngayon mga boss loady, pang-apat na spray tayo. Pagkatapos nun, tap na tayo. Dahil sa bukas naman, dahil madilim na. At kainaman lang din sa apat na naging buga natin, makapagpa-plastic tayo ng mahaba-haba. So yung mga boss loady, plus off tayo, tuloy natin to bukas. Later that night. So yung mga boss loady, after na malihan ng 1,000, tinanggal na natin yung naka-cover dito. So magbe-blending na tayo para sa final coat natin. So hanggang dito tayo, hanggang dito. Tapos mabubuo itong mukha. Itong bumper, sprayan natin ng buo. Tapos dito sa fender, huwag natin paabutin dito yung buga natin, hanggang dito lang. Diyan. Hanggang dito. Tapos blending tayo dito. Tapos dito, hapyaw lang naman na dito. Nagkaroon din kasi ng konting gasgas dito. Ayan.
So gagawin natin dyan, bago tayo mag-spray mga boss, mag-spray tayo, magpupunas tayo ng degreaser. So mga boss, Laudi, mag-spray tayo. Pero ang gagamitin natin, itong MP1 Auto. 1.0 din kasi to. Tapos 2 bars yung hangin niya, 600 PPS tank with adapter. Ito yung pambe-blending natin dito sa BIOS. Minutes later. So, gusto ko din mag final coat na tayo. 2 bars pa rin yung gagamitin nating mga hangin dito. Mag-plus off tayo ng 10 minutes, mag-clear coat tayo. First coating tayo ng clear coat, 600 ml. Tapos mist coat lang yung gagawin muna natin.
mag-blast off tayo ng 10 minutes. Tapos mag-second coat tayo. 10 minutes later. So mga boss, second coat tayo. An hour later. So balikan namin kayo mga boss Lodi at mag-plus off tayo dito ng mga tatlong araw. Una natin gagawin, biyahin natin siya ng 2,000. Ayan, 2,000 wet sanding. Tapos na malihan natin lahat yan ng 2,000, syempre liyahin natin ito para hindi tayo mahirapan mag-bapping. Ayan. 3 hours later. So yan mga boss Lodi, after natin na maliha ng 2,000 at 3,000, yan yung mga bagong binugahan. Opo. So mag-start tayo dito. Yan yung ni-repair natin. Yan ang pakintabin muna natin. Ito din sa kabila. Na 900 RPM. Makikita natin yung gauge dyan. So number 2 siya. Makikita natin yung gauge dyan. So number 2. Bali ang number 1 600, number 2 900, number 3 1500. So sa 900 lang muna tayo. Pero 600 muna kasi ikalat natin yung bapping compound. Pagbabapping natin mga boss Lodi, mas makabubuti na bi-panel ang gagawin nating pagpapakintab. So mag-focus muna tayo sa isang panel
para matiyak natin na mapalabas natin yung wet look niya. Okay na tong step 1 natin. So, gamitan na natin agad nitong step 2. So, ito na yung panghuli natin, mga boss Lodi. Ang kainaman nito na ginagamitan natin ng bapping foam, ito yung nag-aalis ng hologram na parang naaaninag. So, painitan natin ito para mawala yun. So, alalay lang tayo sa paggamit nito. Hanggat maaari, 600 RPM at huwag nang tataas pa doon. So, paalala namin, lagi na kapag ka magbubapping tayo ay per panel ang gawin natin. 1, 2, 3 tapusin natin to, step 1, step 2, step 3. Sa pag-focus muna tayo sa isang panel bago tayo lumipat sa kabila, para matiyak natin na mapakintab natin ng maganda itong tinatrabaho po natin. So, bigyan namin kayo ng idea para mas makuha nating pantay yung kintab ng ating binabap, ay mas maganda po na gumawa po tayo ng pattern. For example, sa part po na to, ang una nating gawin muna ay puro halang. Yan. Bali, una, paganon, baba. Ganon, baba, ganon, baba, ganon. So, pagkatapos po nun, ulitin natin, pataas naman. Taas, baba, taas, baba, nataas, baba, balitan. Ganon, baba, tapos lipat, taas. Tapos, lipat, baba, lipat, taas. Lipat, baba. Hanggang sa magawa natin yun dun sa isang buong panel ng binabapping natin. At saka ganito lang siya kabagal. Baba. Baba. Lipat. Ganon. Tapos taas, lipat, taas, lipat, taas, lipat, taas, lipat, taas, lipat, ganon. Ganon po. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan, stop, look, and listen. Yun po yung idea na binibigay namin para mas magawa po ninyo ng maganda itong bawat panel na ibabap natin. So ngayon ang gagawin namin, kung ano yung nangyari dito, ito ang gagawin natin dito, 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 tapos tatanggalin yung masking film. At babapingin natin ng buo itong ating unit na ginagawa. So ayun mga boss Lodi, at dito na muna natin tatapusin itong ating vlogs sa pinabahaba ng ating ginugol na panonood dito. Sana po ay mayroon kayong natutunan na kaunting tips ukol sa mga ganitong gawain. Okay po, marami pong salamat sa inyong ginawang matyagang panonood dito sa ating bagong vlogs, at paki-like at paki-share na lang po itong ating tutorial kung nagustuhan po ninyo.
po. Maraming pong salamat uli, mga Boss Lodi. Ako nga po pala si Dennis. At siya nga po pala, paki-click na rin po yung subscribe button. Okay? Ako po si Dennis ulit. At ito po ang inyong Kadence TV. Bye-bye!